What's up, yo? It's your boy, Mike. Those you haven't subscribed, I don't know what y'all are doing. Hit that subscribe button, you already know. More basketball content coming your way. It's not been a good day for Augie Minor. 2 out of 9 from the floor. And has not hit a... Hi, Mikey. Hindi kita naririnig eh. Yan. Yon. Yon. How are you, coach? Okay lang. How are you? I'm okay, coach. What's up, guys? I'm with Coach Frankie Lim. Oh my gosh, man. Unang-una, coach, salamat sa oras mo. Hey, anytime. I'm so excited. Okay yung kulay ng buhok mo. I wish I had that. I wish, ano, sana naabutan ko, coach, nung ano ka pa, nung pagets ka pa. Gusto ko makakita sa, hindi ko na naabutan yung Coach Frankie na may buhok. You were still a bad thought before. No, but... Coach, this new segment of mine, I've talked to Coach Bo Perasol. I've talked to Coach Franz Pumarin. Now I have Coach Frankie Lim. Iniikot ko yung mga college coaches na talagang ano, who made the mark. Well, not only in college, also in the pros. But now I'm joined by Coach Frankie Lim. Medyo ma-co-confirm natin yung mga storya ni Al Jamal, yung mga storya ni Borgie Ermida, yung mga ganong story, mako-confirm natin. Kasama natin ang Coach Frankie. And Coach, again, thank you very much for your time. I'm sure a lot of the Bedans are watching right now na talagang finally makukuha natin yung mga stories ni Coach Frankie. Pero Coach, yun nga, start tayo, Coach, sa ano mo, sa quickly naman, pag-usapan natin yung playing career mo. Kasi na-mention ka din ni Coach Franz eh, na ikaw daw ang starting point guard kaya daw hindi siya nakakalaro. Well, baliktad yata. Pero yun, Coach, where did it start? Yung basketball career mo lang. I think, actually, daddy ko din pala na may mention ka dun sa playing career mo. Mga Bedans. Well, kailan ba? I started playing college ball noong 1976. I was in, ilang taong ka na nun? Wala pa ako nun, coach. 76. I was playing with San Beda in college. It was my first year. And we played in the finals against Ateneo. Oh, San Beda, Ateneo. Kakampi ko na sila, Abby King. Yeah. I was 16 years old then. Oh wow, bata. So I didn't have a chance to play that year. The following year, nung 77, nabigyan ako ng break and we played Ateneo again in the finals. That was the closed door. Ayun yung ano. Yeah. Yun yung may nangyari. Nandun ka pala nun, coach. The infamous closed door finals. Yeah. And we won that year. And nung 78, we won another one against, I think, LaSalle. Ah, so even as a player, talagang champion college mo? Ay, di naman. Tama lang. Ilan championship mo nung college, coach? Dalawa. Ah, so 2 out. 78. It meant a lot because we played against the big schools. True. Ateneo and LaSalle. I think yung 77 namin also was ano eh, was the first after like 18 years. Ah, matagal na. Nauwi, tapos nag-back. Then after no 78, wala na, hindi na nag-champion. 26 years yata ang inantay. 20 more year, 20 plus years. So you were 78, ng 2006. Okay. So you were part of the last championship before yung end 2018-82. Yun yung sinasabi nila nung last, yung first championship ng Beda in so long. Parang end 28 years in season 82. Something like that. So 28 years. 06. So you were part of the last championship prior to Coach Coy's. Coy. Yes. Okay. So talagang the tradition of championships. Nasa iyo yung huli. Tama. 'Di ba? Okay. So when after your college career, coach, diretso PBA? No. I played dun sa Mika. Mika. Ano namin yung hindi ko na naabutan yung mga yan, coach, pero go.
Yeah, kasi when I was young, my dad used to bring me to Rizal Memorial to watch these Mika games. I used to watch sila Jawo, sila Mon Fernandez, Nais, Paner, Martires. Kasi San Miguel kami eh. Yeah. So we were rooting for San Miguel's team. Sila Yoyong, Manny Paner, Estrada, Reguliano. So early on, you already knew na gusto mo maging basketball player. Well, the interest was there. Yeah. But kasi ano ako eh. Siguro, 140 pounds lang ako noon eh. Eh, uso naman ang payat nun, coach. Di naman malalaki katawan ng mga dati. Hindi, pero maliit ako. Maliit. Siguro, yeah. During that time, I was in college, siguro, mas 5'8", 5'9 lang ako. 5'8", 5'9". Pero after your college career, coach, nagpa-draft ka? No, walang drafting nun. Ah, wala ba? Wala palang drafting nun. Paano ka mag-PPBA dati, coach? Wala. Pipikapin ka lang. Ah, free agent lahat ng tao? Ah, okay. Kasi yung mga teams noon, most of the teams, meron silang farm teams sa amateur. Ah. Like yung nasalihan ko, yung ICO. Farm team ng... ICO Tanduay in the PBA. Tanduay. Ah, ganun pala yun. Tapos yung Toyota, meron silang Man Diesel. Ah. Crispa, yeah. Meron din silang Crispa sa amateur. So, most likely, pag ka napunta, papunta kang PBA dun sa same team. Okay. Noong 1980, that was the year I joined ICO. ICO, Tanduay. Nag-tryout ako. Kasi in college, lahat yung mga teammates ko, si Jay Biango, si Chito Loizaga, si Chuck Barrero, pinagkukuha na ng ICO eh. So, nandun na sila. No, college pa lang sila. Inaalagaan na sila ng ICO. So, when they transferred. Pero hindi ako kasama dun sa mga kinuha. So, sabi ko, walang kumukuha sa akin. So, sabi ko dun sa teammates ko, baka naman pwede sabi mo kay Coach Freddy Webb. Freddy Webb. Coach namin yon. Sabi ko, baka pwede mag-try out. So, pupayag. Try out ako. Oh, so you tried out for ICO. This was the amateur team of Tanduay. ICO Tanduay, yes. ICO Tanduay. And then after that, sorry coach, because I'm really not familiar with this era. Naabutan kita, Coach Frankie Lim kanina. Naabutan yung player Frankie. Naririnig ko lang yung player Frankie Lim. So after your amateur stint, how many years in the PBA? 15 lang. So 15 years in the PBA, coach. While you were in the PBA, was coaching any a part of your plan after? No. Ever. Just came. Hindi ko masyadong binalak mag-coach. But after when I played my last year, syempre nag-iisip ka ng gagawin after. Then I got invited by Coach Eric Altamirano to be one of his assistants in Pure Foods. So immediately after I retired the following year, andun ako sa Pure Foods coaching. You were coaching coach. Coach Eric. Yeah. So during your playing career, coach, it was never like you never saw yourself. No. Walang tendencies. Point guard. Siguro nandun yung ano. I think yung teaching part nandun. Especially nung nagiging senior ka na, I'm sure yung mga baguhan, pag pumapasok, ikaw na yung nagiging guide, nagka-guide. Oo. Pero, ano sila mahirap ituro yung ano, yung diskarte. Totoo. How to do stuff, di ba? Yeah. And, merong mga parts like, yung, sabi nga nila, yung shooting. Shooting. Yeah. Di ba? Minsan, mahirap ituro yun. Hindi, kung shooter ka, shooter ka. Kung hindi ka shooter. Diba? Parang shooter. You're born with it. Totoo. There are some naman talaga who are born with it. Eh. Talagang shooter lang talaga. Pero yung IQ mo, coach, hindi mo rin matuturo masyado. Tama. Oo. Yung IQ. Saka yung common sense. It's not very common.
Totoo. Yan yung struggles, coach, of a great player who became a coach. Is that ano, kumbaga naka-relate ka ba doon? Kasi magaling kang player, coach, eh. So parang pag may players ka na hindi ginagawa yung madali sa iyo, hindi ba struggle 'yun? Oh, I remember si ano, si Larry Bird. Yeah. 'Di ba? Nahirapan siya. Napakagaling, 'di ba? Kaya nung nag-coach siya, parang naghirap na hirap siya doon sa mga players niya. Parang sabi niya, parang simpleng-simpleng bagay para sa kanya. Hindi magawa ng mga players niya. Kaya ano siya, kaya hindi nagtagal eh. Hindi nagtagal, yeah. What am I doing here? You know, pahinga na lang ako, di ba? Do yeah. other things. Yeah, there are some players talaga. Wala ko ganun. No? Kasi ako, naiintindihan ko eh. In fact, when I was coaching in college, naiintindihan ko yung intelihensya ng mga players ko. Hindi naman pare-pareho yan. Merong bright, merong not so bright, merong... So you have to go to a level where everybody understands you. Yeah. Diba? Para mas madali magturo. And mag-gets lahat. Yeah, I think that's where we're gonna go later, yung college stint mo as a coach. Kasi syempre, yan yung, I believe that is one of your more iconic teams, diba? But... when you coached with Coach Eric sa Pure Foods, what was that process like transitioning from player to coach? Well, learning experience. Ang dami ko natutunan kay Coach Eric. How many years ang tinanda sa'yo ni Coach Eric, coach? Ang nauna? Matanda ako kay Eric. Ang nauna lang siya mag-coach? Correct. Okay. Yan, talagang gusto niya mag-coach. Nag-aaral. Eh, marami ako natutunan sa kanya. The discipline, yung... programa, yeah. How to do stuff, the drills. Na? Siyempre ako, yung drills ko, yung mga ginagawa lang namin sa practice. Yung, pero little by little, you catch up. May natututunan kami, nakikita ka na, oh, mag-effective ito, oh, pwede ito. So, you pick it up. Yeah, I think it's underrated how some coaches studied to be a coach, while others, like ikaw, sobrang ang dami mo lang alam because of all the experience that you have. Ita-transition mo ngayon yun to be a coach. Diba? Hindi ka na lang mentor. Iba kasi yun ni coach. May mga ano ka pa eh. Practice plan, mga ganun. Hindi ka na lang magtuturo. What was the next move after that? Yeah, to be an assistant. And, you know, siguro eventually, I was thinking na dito muna ako because you have to learn. Hindi biro mag-coach. Hindi biro. Hindi ka ba pwedeng dadating ka ron na, oh, sige, warm up kayo, gano'n. Hindi pwede. Pagtatawanan ka ng mga players mo. So, I was a player before. Yeah. And pag may dumadating na coach sa amin, syempre, hindi mo kilala. Yeah. Kasi, ano ba alam dito? Ano ba makukuha ko dito? Ano ba ituturo sa amin? So, ngayon, pag naglatag sila na nga, ay, wala ito. Di ba? May gano'n eh. Or pag may laga na, oy, okay to ah. So alam mo? Eh, pang player yung utak ko eh. So alam ko ano yung gusto ng player, alam ko kung ano yung ayaw ng player, alam ko pa paano mag-isip ang player. So, na-anticipate ko na yun. So alam mo, coach? Oo, oh, syempre. I think that's where the player instincts come in. Oo, oh, kasi mind of a player eh. So, yung naiisip nila, naiisip ko rin. May experiences ka as in player ka. So, hindi mo maloloko yung player. Oh, sabi nga nila, you never lie to your player. Mag-lie ka na sa asawa mo, wag lang sa player. Kasi once the player, yung mga players, they lose respect sa'yo, wala, bababuyin ka nun. I'm sure kasi nag-experience ka din before. Well, no, syempre, based on all experiences. So you can honestly say from the get-go, you were already a player's coach. You were programmed to be a player's coach. Well, not really programmed. Kasi naimbita lang ako maging assistant coach. Eh. Hindi ka naman plano. But you know, syempre basketball, it's in our blood. Yeah. So interesting nung dumating sa akin. Yeah. And sabi ko, sige. And yun ang nagdala sa akin dun sa path ng coaching. Yeah. Kumbaga, pa-prioritize mo talaga yung player. Kasi doon ka nang galing eh. So, pa-prioritize mo yung relationship mo with the player. Because as a player, yun din ang gusto mo if someone was coaching you. Yeah. It's about having a good relationship with your players. Yeah.
and being fair to them and being a teacher to them too. Yeah. Just like in any team, I think yung respect is important. Yeah, it's fair. So from Pure Foods, coach, what was your next coaching job? Eric transferred to Mobiline. Sama ka? Nung una, hindi. Kasi Pure Foods had plans on making me the head coach. Oh, okay. And they talked to me. Kasi meron silang inaantay na coach. Eh, para sa nasa kaligit na anong year. Eh. So, interim at, the end of the year, dadating yung coach. Sabi nila, kung pwede ako muna mag-coach. Sabi ko, ano ba to? Coach ako pang matagal o hanggang end of the year lang? So, nasabi nila hanggang end of the year lang kasi may dadating. Hindi ko tinanggap. Oh, okay. So, sumama ako kay Eric. So, again, assistant ka ni Coach Eric? Yes. Tapos, during that time, ang may-ari ng Mobiline, mga co-cost. And, sila. Tapos, a year later, nabili ni MVP. MVP. Yung PLDT. Yeah. So, si MVP na ang boss namin. MVP. Ah, okay. Then, after that, we all got fired kasi we can't win. So, isang umaga, isang Saturday morning, tinawagan ako ni Eric. Aray, wala na tayong trabaho. Tinanggal tayo. Ah, okay. Sabi niya, good news is, babayaran nila yung kontrata natin. Sabi ko, yeah, it's good enough. Pero coach, from there again, Mobiline, oh, Pure Foods, Mobiline, both assistant coaches, did you already have aspirations of being a head coach one day? Ah, well, siguro, one day, sabi ko, magiging head coach din ako. Pag sinuwerte, pag na-offer, siguro, sabi ko. Yeah. But then, after a week after we got fired, I received a call from MVP. Tapos sabi niya, if I have time to go to his office in Makati. Of course, I have all the time. I will make time. So, bisa ko, punta ako. Then, dun sa office, andun yung kinuha niyang head coach, si Louis Alas. Saan to coach sa Mobiline? Mobiline? Mobiline pa yata yun. Okay. Louis Alas. Si Louis ang pumalit kay Eric. Okay. And then, kasi I think Louis was coaching sa NBA. Yep. Manila. Yeah. And I think he was pretty successful in Manila. So, siya ang kinuha ni MVP. Then, MVP offered me to manage the team. So, ako naging team manager nung Talking Tech. So, you became a team manager before you became a head coach? Yes. Correct. Manager. Okay. So, you managed Mobiline you managed Mobiline. The coach was Coach Louis Alas for how many years? A couple of years, I think. Oh, kasi nahirapan din si Louis. Nagpalit kami ng coach. So, you were a manager for matagal? Oh, 10 years. 10 years kang manager, coach, ng Mobiline? Talk. Mobiline. So, nung naging Talk and Text na ikaw pa din? Yeah. Until 2012. Oh. So, what was the reason why hindi ka na nag-manager? Was this because kinuha ka na sa BEDA? No. Yung BEDA naman is a... Kasi isang araw, I was in the office and pinatawag ako ni MVP. So, bumaba ako sa office niya. So, when I went to his office, I saw the priest of San Beda. Okay. At saka yung some members of the alumni association in the boardroom. Yeah. Kamiting si MVP. So, join us. Sumama ako. Apparently, ini-invite nila si MVP to help San Beda dun sa sports program. Sabi niya, Fraggy, ini-invite tayo to San Beda. Ano bang... Sabi ko, Bedista naman si MVP. Ko, galing tayo dyan. Siguro, okay. So, he agreed. Tapos, parang ako yung naging representative niya dun sa San Beda. 2000 ano to, coach? Six. Ah, 2006. This was coach
Nash? Boy. Hindi ba si Coach Nash? I'm not sure. But basta it was the coach before Koy. Coach Nash. Oh, yeah. Okay. Because it was my dad and then Coach Nash and then Coach Koy. Oh, okay. Coach Nash. Okay. So, during the time of Nash, I think parang ano, magulo eh. Di pa ganun ka-established si Boss MVP. Hindi pa. Then, basta no, dumating kami, I remember nanonood kami nung games ni MVP. Si Koy na yung nagko-coach. Okay. But, Coach, when you were a manager though, for 10 years, hindi na, I'm sure coaching wasn't in your head na. Oo. Kasi okay ka naman, manager ka ng PBA team eh. Yeah. Yeah. But yun, minsan, you also learn a lot from, you learn something from these coaches. Yung coaches na dumadating. Yeah. Kasi siyempre, ang interest ko na sa basketball pa rin. Yeah. So, dumating sa amin si, sino ba coach namin? Coach Chot. Sa huli na si Chot eh. Si, ano, si Baino. Bill Baino. Baino. Si Joel Banal. So, coach namin. Derek. Derek Pumare. Derek. Norman, di ko nabuta si Norman. Anyway, yun ang mga naging coaches namin. And you know, iba-iba eh. Iba-iba. Paano ko ba sasabihin? Iba-iba yung karakter nila. Yeah. At yung pananaw nila sa basketball. Iba. Kaya very interesting. Hey, you have Coach Derek, di ba? Big time college coach, PBA coach. Maraming alam, si Derek. Tapos si Joel, di ba? Nag-Ateneo rin yun, Coach Ateneo. Then you have Bill Baino. Ito naman, galing sa States, you know? CBA, yeah. UNLV, you know? So, iba naman yung kanya. So, doon ko naisip na, you know, yung pagko-coach is all about your basketball. Mm-hmm. It's what you know about your basketball. Doon makikita nung players mo, nung management, o nung mga tao na noon, kung anong klaseng basketball meron ka sa ulo mo, ang gusto mong laruin, how you want to play. When you were, of course, overseeing the whole Talk and Text team program, syempre, may relationship ka din with the coach. So, did it help na medyo meron ka na kita from this coach, and this coach, and this coach na? Well, syempre, you observe. Yeah. Nanonood ka ng games, all the games. Sometimes you're there in practices. So, you learn. You see different things. Pick upin mo yung okay, tapo mo yung bulok. Diba? Ganun lang. Yeah. And yung mga drills, minsan pare-pareho, minsan iba. Yung sinasabi ng system is your basketball. Your kind of basketball. Oo. Hindi mo magagaya. No? Wala eh. Kasi pag ginaya mo, kagaya itong si Triangle, si Phil Jackson, di ba? Jackson. Dami na ka ganun. Very successful. Anong ginawa? Ginaya rito. Nagbasa ng libro. Ginaya. But, you just don't know the little secrets. Yeah. Which will give you a hard time pag hindi mo alam. Kaya ang dami nag-i-struggle na coaches nung ginagaya nila yung Triangle. Yeah. Eh, coach, paano pag ganito? Eh, yun ang sabi sa libro, ganito eh. Pwede ba yun? Sabi sa libro. Pabasa nga yan. So, so again, yung sinasabi nilang sistema, eh, dapat nanggagaling sa'yo. Coach, question. So, hindi ka naniniwala na, kunyari, a point guard, like you. I don't know if you were, what type of point guard were you? Were you a scoring point guard? Were you a fast-paced point guard? Were you a setup point guard? Do you believe that kung sino ka as a player noon, yun din ang, kumbaga mas madali ituro yun kung yun ang sistema mo? Oh yeah. Hindi ka na kailangan lumabas. Ano ka ba coach dati nung player ka? I mean, what were you considered as a facilitator or a scorer? I don't score much. You know, minsan, kakaskore ako. Minsan. Fast-paced? Gusto ko yun. Ah, okay. Gusto.
Gusto ko yun. So gusto mo ratrata? Oo. Oh. Oh. Easy baskets. Yeah. Nahanap mo. So you believe that if you apply that kind of basketball to your team as a coach, mas madali? Yeah. And mas mag-e-enjoy yung player ko. Totoo. Kasi kung puro kaset, di ba? Then you only get, you only set up like one or two players for your place. Yeah. Yeah. Kung may malakas yung sentro mo, sabi ng mga iba, eh, lagi lang nasa poste yung ball, eh, wala lang may chance. Eh. So do you believe that there's a potential of overcoaching pag sobrang aral naman? No. No, nakaka-bullshit 'yun. Kasi player ka, coach, eh. So talagang feeling mo, palaruin mo naman kami. Yeah, it happened to me before. As a player. Napaka ano? Tapos pagdating sa ano, ikaw sisisihin. Eh, sinusunod mo lang yung ginagawa niya. Ay, pinapagawa niya. Tapos ikaw sisisihin. Di ba, sarap batukan pag gano'n? Although, coach, I, kumbaga, as a player than myself, masarap nga talaga mag-coach yung mga dating players. Kasi parang feeling mo, there's a sense of understanding eh, na parang gano'n, coach. Hindi, you also have to control your players. Kasi wild yan eh. Wild niya. Pag kinabayaan mo sila, akala nila tama yung ginagawa nila eh. Diba? Dapat, relax ka lang. Tatakbo tayo, meron tayong way how to run, the break, early offense. Meron tayong paraan para gawin yun. Yeah. Ay, hindi ka po pwede magsuluron. So there's also a thin line for you na bibigyan kita ng freedom to maximize your potential the same way as nung player ka, gusto mo yun. Pero in a, kumbaga in a, maayos naman, ayusin natin. Controlled manner. Controlled manner. Pero papabayaan mo, coach. Hindi mo kokontrolin. Hindi mo binabox. Pag alam ko yung player na magaling sa isolation, o, di mag-isolate ka hanggang mapagod ka dyan. Yan ang sinasabi. Sarap, ah. Magpapasub din naman yun. So papabayaan mo din to some extent. Yeah. Sarap, ah. And that's the player's mentality in you. Ah. Mahirap din kasi yung mahirap. Okay. So, during your manager stint, ang daming coaches na nadaanan mo, natuto ka, na nakita mo. And then how did it come about na biglang after Coach Koy na-offer sa'yo? Oh, hindi ko naman ini-expect ako magko-coach ng San Beda. Eh. Hindi kasi tagal mo ng manager din, coach. Eh. So parang, bakit biglang coach? I know. And nung sabi nila na, yun na, ikaw na mag-coach. Ikaw, uy. Paano na to? So I had to have two positions. Naging manager ako, tsaka head coach ako ng San Beda. So, sabay ka nun, coach? Yeah. And then, meron pang year na tatlo. Head coach ako sa San Beda, manager ako sa Talk and Text, naging manager pa ako ng Gilas. Kumuwi ako sa bahay namin nun. Late sa bahay. Alas 11, alas 12 na ng gabi. Tapos alis ka maaga na naman. Alis ako na mga 7 o'clock. Practice ko 9. Grabe. Oh, for sure. Who would complain? That was a good problem. But what was that timeline, coach? Nag-champion ng San Beda ng 2006? 6, 7, 8. When did you come in? 7. So when Coach Koy nag-champion ng 2006, nawala si Coach Koy. I don't want to get into it. I don't know why actually kasi nag-champion naman ng 2006. But nung nawala si Coach Koy, right away ba ikaw ang tinanong agad? Yeah. No, they had a hard time renewing the contract of Coach Koy. Coach Koy. Hindi naman ako nakialam doon eh. Sila-sila yun. Yeah. I think Mike Advani was talking to Koy. It came to a point that Koy was already talking to MVP. So to cut a long story short, hindi nagkasundo. Hindi nagkasundo. And then, how long was it before it was offered to you? Immediately. Kasi sabi, wala. Hindi natuloy yung kay Koy. Anong gagawin natin ngayon? Sinong coach? Ayun, tinuro ako.
Coach, ganun lang kasi. Ganun lang so, kasi. So to that point, hindi ka pa ever nagiging head coach. Never. So first head coaching job mo, San Beda, coming off a championship. Yes. So matapang ka din talaga, coach. Bakit naman? Pero tapang yun, coach. May materialis ka eh. Laban na. Sa bagay, alam mo naman eh na, wait, malakas naman. Kasi kung wala kang materialis, medyo, oh, hindi mo mapasukin, di ba? Pero may materialis. Oh, nakita mo naman. I'm sure you were watching the whole 2006 season. Yeah. So you knew back of your head, ah, malakas si eh. Ano naman, kumbaga, you can learn along the way. Ah. At saka marami na rin ako natutunan during that time with my coaching experience sa PBA. As an assistant coach, as a manager, as a representative also for the connection between MVP Group and San Beda. Kumbaga, application na lang. Oh, pero hindi ganun kadali. Yun na nga yung pinakamahirap yung application. So, when you first went to San Beda, what was it like to be the head coach of San Beda? San Beda was a big program. First thing I did was to focus on recruitment. Uh-huh. Kasi that's what I felt before. I'm only as good as what I recruit. And also during that time, there was this thing going on in San Beda that the best players in high school tend to leave San Beda in college. And they play for other schools. So sabi ko, yeah, may supporta naman tayo galing kay MVP. We're trying to have a good program here. Nag-champion na tayo. So, it's easier to sell the players. So, we're a bit successful dun sa part na yun. We got Marcelo from high school, Lanete, Hermida, Menor. Menor. Texon. Oh, Texon. Taganas. Yan. Oh. Taganas. Sabay-sabay ba sila, coach? Dede. I think nauna sila Shaq. So 2007. Nung dumating ako, nandun na si Shaq. Ano yun eh, naakyat namin lahat yun. So, gumanda yung programa namin. Plus, nakakuha rin ako ng mga field arms. Sila Rome De La Rosa, Kyle Pascual. Nakuha namin si Jake Pascual sa PCU. Yep. Tapos, sino ba film namin? Sinano? Chico Tirona. Nadatnan ko na yun doon. Nadatnan mo na yun. So when you came in 2007, kaka-champion lang, ang nadatnan mo, Pong Escobal. Hindi. Ano yun? Nakuha namin. Ah, ikaw pala ang kumuha kay Pong. 2006 ba, coach? Si Ekwe na? Oh. So Ekwe Aljamal. Ah. Sila Magay. Magay. Alex Angeles. Oh, yung point guard. Yung point guard. So, graduate na siya noon when you came in. Yes. Oo. So, 2007. Sino ang team mo noon? 2007. Yeah. Aljamal. Aljamal. Ekwe. Ekwe. 4G. Menor. Menor. Wala pa si Pong noon, coach? Nandun na ata, coach, si Pong. 2007. Yeah, I think so. 2007. Si Pong Escobar. Si ano? Si Bam Bam. Bam Bam Gamalinda. Tama, tama, tama. And San Beda suddenly became a destination. Oo. Kasi dati, ano, wala. 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 Nung panahon ng daddy ko, gumraduate din yung batch ni na JV. Wala siya nakuha. Arau, JV, Braganza, walang nakuha. Lumipat lahat. Lumipat lahat. It was tough. It was tough to recruit. Kasi there's nothing to offer. Yeah, yeah. At least ngayon na backed up ni MVP. Even abroad, when you go to the States. Makuha ka talaga doon? Yeah. Sinong nakuha mo sa States, coach? Yung pumunta kayo ng States? Sina Rome? Kyle Pascual. Kyle. Rome. Rome. Anjo Karam. Kailan yun? Saan yun nakuha yun? Ikaw yun. Ako nag-recruit doon. Oh, paano mo nakuha? Paano mo nakuha? Nagtanong ako kay Bong Ravena. Kasi itong si Borgie, na ACL. Yeah. Nasaktan.
or nag-iisa, parang ganyan. Sabi ko lang, backup. Sabi ko, eh, sa talk and text, nandun si Bong. Sabi ko, Bong, meron ka bang kilalang point guard na kailangan ako sa head? Hahanap ako, coach, ha, sandali. So, bumalik sa akin si Bong. Sabi, meron doon sa Iloilo. Coming out of high school. Sabi ko, oh, tama yun, ready to play. Puntahan ko. Bili ako ticket, pumunta ako sa Iloilo. Tapos, nakita ko. And guess what? Yung tatay ni Anjo, naging teammate ko nung college in San Beda. But, yeah, he was in our team. Hindi mo na-connect? Nakaram? Hindi, hindi ko na-connect. Doon mo lang na-connect, nandun ka na? Oo, oh, nakalala ko yung father niya. Tapos nakilala ko si Anjo. Eh, I think it was a Saturday, Sunday, parang gano'n. So, kita ko maglaro. Ah, ito, pwede. Eh, maliit. Maliit, maliit. And he was 16 years old. Just like me before. So, pinapunta ko. Siyempre, nung first year, eh, batang-bata si Anjo. First year niya, didn't do very well. So, nag-usap kami nung coaches namin. Sabi namin, inausap namin si Anjo to take a leave for 1 year. Para lang hindi masayang yung playing year at for him to grow. Yeah. Sit out muna, sit out. Sit out ka muna isang taon. Tapos, after 1 year, babalik ka namin. At least, okay ka na. 18-19, medyo laban na. Yeah. Pumayag siya. Then, when he came back, ayun, dumaling. Oo, ito. Nasa PBA ngayon. Nasa PBA ngayon. Tagal na sa PBA, underrated. Very underrated, Anjo Karam. But, when he came kasi, ang point guards mo noon were Borgie Pong. Jome Villanueva. Sino coach? Jome Villanueva. Hindi mo kilala yon? Imposible, hindi ko kilala yung coach. Nakalabang ko pa kayo eh. Jome Villanueva. Pag narinig ka ni Jome, patay ka. Si Jome. Ang naalala ko, coach, anak. Lahat ng tao sa Bulacan kilala si Jome. Imposible, hindi ko kilala si Jome Villanueva. Coach, kailan naglaro yun? But he was playing behind Pong and 4G. So hindi masyado. Hindi masyado. And then, you won the championship, obviously. That was still with Sam Ekwe. No. 7-8. Sam pa din. Tapos, talo kami nung 9. Tapos, nanalo kami 10-11-12. Oo. Tama. But when you came, ito na, kagad ba yung sistema mo? Ano kagad? Kumbaga, adjust kagad sa players. Alam mo yung materialis mo eh. Yung ginawa ko, unang-una, ang my point was, I have to make these players enjoy playing basketball under my watch. So, ano ba ang gusto ng player? Siyempre, inisa-isa namin. But we have to be, in a system. Okay yan. Okay to. Pick and roll. Kuha tayong place. Kaya. But, yung pinakamaganda rito, yung tinatawag ko numbers. Yeah. If you can go for 3 against 2, 2 against 1, yan na. Banata nyo. Gawin nyo. I was more to that. Nandun ako naka-lean. Sabi ko. Para takbuhan talaga. And we have a big guy, Ekwe, who can take, 15-20 rebounds a game. Yeah. Sabi ko, outlet pass lang yan. 1-2 passes, I want you guys making the shot. So, puro kami ganun. Even so, our practices. Takbuhan talaga. We're pointing to that. Takbuhan talaga. Yung set, pag nakashoot sila, yun, bawa mo yung bola, set kayo. Pag nagtatrap sila, ay press break kami. Lahat, kinover namin. So very simple. At the end of the day, very simple basketball. Just look for numbers. Sabi nga nila, simplicity is genius. Yeah, true. And nag-enjoy pa yung team mo. Oo, huwag mo lang komplikahin. So, dahil bottom line, kailangan mo makashoot, di ba? Tsaka coach, magagaling naman yung players mo eh. Bakit mo pa i-complicate, di ba? At saka gusto ng player, shumot eh. Totoo.
So, pwede pa shootin po. Kinausap nga ako ni Ekwe. Kasi si Ekwe noon, puro ilalim eh. I think we're playing Letran. Sabi niya, Coach, do you think I can shoot outside? Sabi ko, ba, loko to ah. Sabi ko, sige. Oh, sabi ko, you can shoot. Sabi ko, no problem. Medium range. Medium range. Free throw line. That's okay. You can shoot. But, I want to see you practicing your shot in practice. Okay. Eh, gusto sumut eh. Hindi mag-practice ka. So, ginawa ko, after practice namin, shooting drill kami. Andun ako. Ako nag-aabot ng bola. Tinitignan ko talaga kung marunong sumut eh. Doon sa elbow, sa free throw line, sa elbow, aba, nakaka 8 out of 10. Ay, hindi na masama. Ay, okay ito ah. Pwede bigyan lang lisensya. So, true enough, kalaban namin Letran, parang nahuli namin yung rule ni Louis na once pinasahan si Ekwe, sumasag yung depensa. Pinapashoot talaga. Eh, tama-tama, nagka-practice kami. Ayun, tumira. Puro pasok. Di tata, yung player, pag nagsag na ganon, tapos nakashoot si Ekwe, ang unang ginagawa ng player ng Letran, tumitingin kay Coach Louis. Tama. Sabi mo, di nakakashoot ito. Siya napapaya sa TV. nakakashoot. So, malaking ano yun. Malaking factor yun na pinayaga so, namin. So, pinagbibigyan mo din yung player, pero meet halfway. I wanna see you work on it first. And you have to practice it, di ba? Yeah. Shooting yun eh. Totoo. You know, hindi naman sprinting yun eh. Shooting yun, kailangan practicein mo. Totoo, totoo. Kahit yung post moves mo, di ba? Yeah. So, when you were handling San Beda, how was the, sa bagay, player ka kasi coach, so alam mong matapang kayo, but how was the, San Beda's not easy to handle in terms of like the expectations, the standard of San Beda. How was that kasi like? Kasi nung dumating ako ron, it was 07, nakakaisang championship pa lang sila. Hindi pa ganun ka wild. Syempre, gusto nila, champion sila, di ba? Eh, basta panalo ka, di ba? Wala ka naman maririnig. Eh. Well, one time, nakarinig pa ako. Yeah. I don't know what year, but siguro after two championships. Dalawa na. Some people, ganun talaga. Yeah. I think that's the standard din of San Beda. Di ba? Tapos, everybody was happy. 06, 07, 08, champion. Tapos natalo ako nung 09. Baste. Ah. Oh, biglang tanga ako. Nakalimutan na lang. Coach na to eh. Di marunong eh. Nananalo kasi malakas eh. Yan ang coaching. mananalo ka ba kung mahina yung team mo? Kung di mga bobo yung mga yun, di ba? Yan ang coaching sa college. Pag panalo ka, ang galing mong coach. Pag natalo ka, bobo to coach na yan. Palitan na yan. After nakatatlo, palitan na daw. Okay, no? Tao talaga nga. Ano. May mga tao talaga. I'm sure. A lot of schools naman. Hindi lang naman San Bede. All schools actually. Especially when, kumbaga yung expectations nga is up there. Parang hindi ka pwede matalo eh. Feeling ko sa San Beda, coach, kahit isang talo lang sa elimination, ano na eh, wild na eh. Ramdam na nila. Kinakabahan na. Kahit 7-0 kata, pag nag 7-1, kala mo, malalaglag sa Final Four. Hindi, tsaka nagiging coach, ang dami. Hindi, kasi dapat ganito ginawa nila, dapat ganito. Diba? Mali yung game plan eh. Parang alam nila yung game plan eh. How do you deal with that, coach? Ikaw, kasi knowing you were always so poised, ano ka lang, relax ka lang. Siyempre, kampante ka, coach, kasi at the end of the day, player ka talaga dati. So parang, you all know who I am, di ba? I mean, I'm not saying yun ang gagaling sa'yo, pero the confidence is always there. How did you handle it pag medyo may mga ano na, noise? Hindi ko pinapansin yung mga. Pinapansin talaga. Sawa sila. Pero I can honestly say na yung confidence mo was as a coach nun, considering first head coaching job, ha? Talagang ano ka,
kampante ka sa ginagawa mo. And it was also because obviously two straight championships was under you. Eh. Diba? Back kasi to ito, back. Sa akin, it wasn't work. Nag-enjoy ako doon sa Beda. Eh. Maganda. Eh. Ando ka sa eskwelahan mo. Yeah. Mga tao kilala mo. Yung players mo. Mga si Raulo. Diba? Ay, nakakaano. Parang mga anak mo na ay, labindimang anak ka. Iba-ibang personality. And they always saw you as a father figure. Kumbaga hanggang ngayon, yung relationship mo with your players, nandun pa din. Na? Kahapon, ka-text ko lang si Borgie kahapon. Si Borgie. Si Al-Jamal. Jamal, yeah. Jamal, oh. Ka-text ko lagi yon. Tapos sila, yeah, sila Joe. Kasi meron kaming ano, Viber group. Hanggang ngayon. Lahat ng mga players ko sa Beda and sa Viber group. Hanggang ngayon. So maingay pa rin hanggang ngayon. Yeah, usap-usap ka rin. Pag may birthday, happy birthday. Ganyan. Yeah. Tapos so, pag nagkakantsawan, sila Borgie, number one yan. Si Al-Jamal. Pati coaches ko doon. Lahat. So when the process started sa recruitment mo, coach, I think recruitment was vital nung sa San Beda nung time niya. Even yung import. The late Sudan Daniel, what was that like when you knew that Ekwe was gonna graduate at some point, obviously, di ba? Did you already have Sue on standby? No. Actually, we were going to LA for training. Then, sabi ko kay Coach Ed, sa assistant ko, yeah. Ed Cordero. Right, Coach. Sabi ko, pre, wala pa tayong kapalit kay Ekwe. Gagraduate na to. Maganap na tayo dito ngayon. Who knows? So, made some calls. So, dung practice namin dun sa Abu Nazar, may dumating siguro mga 6-7. Ayan. Eh, dalawa lang yung malaki. Isa si Sudan, tapos may isa pa. So, tinignan namin. Wala. Kahit si Su? Oo. It was really impressive. So, between the two, sabi ko, nag-uusap kami ni Ed. Kay Sudan ako. Si Ed, dun sa isa. Ah. Oo. Sabi ko, malas mo ako, head coach. Kay Sudan tayo. Eh, kasi wala ano eh. Umuwi kami dito, we didn't make a decision. Ah, wala pa din? Wala pa. So, eto na. Lumalapit-lapit na. Nagka-graduate na si Eko. Ano? Gawin natin lahat tayong import. Lalaro tayo. Walang foreign player. Ako, edi, paratingin natin si Sudan. Kasi si Sudan, may tattoo dito eh. Superman. Superman, di ba? Kaya tawag namin, paratingin natin si Superman. Baka sakaling he can save the world. Our world. So, tinawagan ko yung ano, yung sa state, tapos padala ko ticket, dumating. Practice kanyan. Kasi nakikita mo naman si Sue, di ba? It's about 6'6 lang, 6'7, pero long haba. Arms. Haba. So, syempre, wala naman experience sa college basketball yun dun sa states. Eh. Yeah. More so here. So, nung online, na nga pa. Tapos to play with, you know, na merong 20,000 watching, medyo hindi sanay. So, in short, parang failure nung 09. Tapos tinitira pa ni Naabueva. Oo. So, bala ko pauwiin. Sabi ko kaya, pauwi na natin to, hanap tayo ba? We cannot settle for this. So after a while, nung medyo nag-relax ako, sabi ko, siguro tapusin na natin kay Sul to. So, training. Yan na. Ang maganda kay Sul kasi, ano eh, he will compete. Yeah. Talaga makita mo sa kanya, makita mo sa mata niya. Yeah. And kahit nandun si Equi, nandun si Ola,
susupalpalin ko to. Ganun ang attitude talaga. Tapos si ano, ewan ko, nakwento sa'yo ni Borgi kung gaano kadali yung ensayo namin. And yan, takbuhan. Si Sue, napagod, sumuka, umiyak. Lahat ginawa doon sa ensayo ko. Kasi takbuhan eh. Sabi ko, subukan yung matalo. Tingnan natin. And there was a time, natalo kami sa JRU. I'll see you at practice tomorrow. Yun ang post-game ko, di ba? Pagdating sa ensayo, hinataw ko ng hinataw. Andun yung may sumuka, andun yung umiyak. Hindi yata nakapasok ng araw na yun. Anyway, it paid off naman. Yeah. Maganda naman yung performance na. Sabi ko, Sue, so, you know, you're completely failure in all nine. So, pati makikita mo yung mga teammates niya. Pagtinignan siya, para bang lato. Gusto nang, oh, wala. Parang sa PBA, di ba? Pag may dumating kang import. As wala. Ensayo pa lang, kita mo na, ay, nakaala ito. Hindi tayo madadala nito. Hindi tayo. Ganyan. Ganun, ganun sila kay Sue. Pero naka-recover, 2010, grabe. Oo, 2010. So, binigyan namin ng, siyempre, kinausap namin siya, binigyan namin ng mga responsibilidad. Hey, no, hindi ka naman namin, we don't ask you to score 30 points a game. But you have to do other things for us. Rebounds, outlet pass, block shots. Yun na lang. Pag nakashoot ka, bonus na. Bonus na lang, Dios. So it worked. It worked. Champion. I think there was a game against ano, parang triple-double. Yung pangatlo niya. Blocks. Wow. Yeah. I mean, tapos, so, he wasn't my starter. Ah, he came off the bench? Who started? Because si Marcelo. Marcelo. Wow. And MVP siya, di ba, coach? Ah. And he only averaged 22 minutes a game. That was your doing. What was the reason behind that? As planned. Quality minutes, di ba? Hindi siya tumatagal? Hindi. Siguro nga, first 6-7 minutes si Marcelo. Tapos papasok siya. Tapos pabutin ko siyang middle of second quarter. Second quarter. Yeah. Tapos Marcelo ulit. But who will you end up with? Siya. Meron kami tanawag na pandiin. Ah, off the bench siya, pero pandiin siya. So, pagdating sa endgame, kailangan mo na ng pandiin. So that was Borgi, Gabo. Borgi, di ata kasabi si Borgi. Sige, ano, to be discussed kung sino yung point guard sa pandiin. Kung Borgi ba. So, Gabo, Rome. Gabo, Rome. Jake, o Kyle. Jake. Ah, si Jake. Jake. Maganda kombinasyon yung Jake at saka ano eh. Soup. Talaga. Ano yun? Eh, yung ano, coach? Semiran. Hindi sa magkamuka, pero mahaba pa rin. Depends eh. Eh, yung ano, coach? Yung Semiran twins. Saan mo nakuha yun? Walk-in yun. Ah, talaga? Ah. Ang kwento yata, dumating yun, nanood ng game namin sa Arena. San Juan. Nanood. Ngayon itong mga San Beda supporters, kinausap, what are you doing here, Genken? So, yeah, we're looking for a team. Oh. Eh, 6'5". 6'4", 6'5", di ba? May tsura. Tsura. Tapos sabi nila, coach, after nung game, nilapitan ako. Yeah. Coach, meron dalawa ro, no? Kambal, magkapatid, ano, naghahanap ng team. Ay, baka gusto mo tignan. Eh, syempre, malakas yung team namin, eh, di ba? Di na. Pumunta kayo, tignan natin. Di, pumunta, kasama yung nanay.
the mother is from Pampanga yata. So somewhere in the north. So nag-practice kaya. Oh, sabi ko ano, you want it here. Oo raw. Tapos yung rector namin during that time si Father Matt. Tapos nilapitan niya ako, sabi niya, "Frankie, ano? Ano, enroll ko na to." Sabi ko, easy, Father. Hindi pa siya ito nakikita. Hindi na, baka pumunta pa kung saan to. Sabi yung gano'n. Ay, di bahala kayo. Gusto enroll nyo. I-enroll. So, di na doon sa amin. So, hindi ka rin talaga totally sold pa nung una? Oo. Not really. But I was impressed with Anthony. Dahil may shooting eh. Yeah. Sabagay, lakas nyo din kasi nun eh. Ah, tapos yung si Dave. Malakas naman sa ilalim. Offensive rebounds, mga ganun ba. Pero sa skills, wala pa. Lamang si Anthony. Anthony. Yeah. Si Baser, coach. Baser came from high school, obviously. I'm sure a lot of teams were trying to recruit Baser. But was it easy? Oh, sobra. But was it easy for you to convince him na dito ka na? Hindi, kasi meron pang isang kasama yan na malaki. Si Art. No. Taller. De La Cruz. Art De La Cruz. Nasa UE? Javier. Yon. Javier. Ngayon, Chris Javier. Tapos merong isa. Hindi, may kasama siya nagpunta Ateneo. Chris Javier San Beda? Oo, kasabay ni Baser. Kasi nire-recruit si Baser ng Ateneo. So, sabi ko kay, usap kami ni MVP, sabi ko, boss, gagraduate na si Borgie. Mawawalan ako ng point guard. Kailangan ko yan. Gusto nila, kunin na nila yung iba, basta iwan nyo si Baser sa amin. Kasi yun ang need nung team. Mahirap maghanap ng point guard. So, yun ang nangyari. He stayed. And then, nakakabuisit yung turnover. Back to back. Di titingin ka na sa bench. Papalitan mo na, di ba? Busit ka na eh. Makikita ngayon ni Baser. Oh, eto na yung kapalit ko. Ando na sa... Committee na eh. Biglang i-steal, tapos titira ng tres, pasok. Ano gagawin mo? Huguti mo. Di ba? Ah, eto na. Nakashoot na. Sana ginawa na niya, umpisa pa lang. siguro sinasanay na niya ako. Magta-turnover muna bago skumore. Pero coach, so when you had Sam, you already got Sue. So Sue, nagkasabay-sabay yun coach? Sam, Sue, Ola? I mean in practice? Hindi naman. Ah, nagkasabay si Ekwe tsaka si Sue. Si in Sue. Practice. So nung nawala si Sam, Ola? Si Ola tsaka si Sue. Si Sue. Where did you get Ola? Meron akong secret ko to eh. Then meron akong kausap sa States na nagbigay sa akin kay Ola. Sabi niya, nagpunta yung NBA Basketball Without Borders. Yeah. Dun sa Nigeria. Yeah. And kasama si Ola. And si Ola parang naging MVP. So sabi niya, kunin mo na di ako mapapayari ito. Mga 6'8", sabi niya. Okay ito. Ola was solid. So, dumating. Si Rondo. Yeah. Nira sa Beda. Pagdating niya sa Beda, nagsimula yung Undoy. Ah, dun ba? Sumabay ba yung... Dinala ni Ola si Undoy. Binaha yung kotse namin doon sa Beda. We got trapped. Oh, San Beda. Di ba buong San Beda yun? Yung team ninyo? Hindi ba yung San Beda sa practice parang nagpahataw? Ikaw lang yun? Tsaka si Ola? Naundoy? No, I mean, yung Naundoy? Lahat kami. Yun, lahat kayo. Buong team. Sa loob ng gym? We got stuck. Tapos doon kami natulog sa Abbey. Mga iba, sa classroom, mga ganon. Yung, siyempre, nagbaha. So, pinasok yung mga, ng tubig yung kotse namin.
Oh, laing gas. But coach, ito hindi alam ng I believe a lot of basketball fans don't know this. But Ola was with someone. I played Team B. Na-injure ako. Nag-Team B ako 2011. Armon was there. Yun, coach. Magaling yun. But hindi mo pa kilala yung coach? Hindi mo na-handle? Ako kumuha dun eh. Magaling coach eh. Mas magaling ako. So ikaw ang kumuha, ikaw din nagtanggal? Ako ang kumuha. Parang hindi niya nagusto. He was there. Okay siya. Tapos, the following year, tinakbuhan na sila. Dinala sa States, tapos hindi na nagpakita. Parang ganun. Hindi ko na alam. Ah, talaga? But kasi, kinuha ko yon, so mag... Ano siya? Feel am kasi yun eh. Nakalaro namin sa isang practice game namin doon sa States. Tapos, after the game, inilapit sa akin ng coach. Sabi niya, ito, Phil Am to. Phil Am ba yan? Sabi ko, you have papers to show. Yeah, yeah. Legit naman. O, sabi ko, sige. Diyan nalang ko. At, pinapatrouble sa amin yan. Pati sa players, parang sinapak ng player ko yan. Sa practice, ano sila? Parang sending a message na ayaw namin dito. Parang ganon. Tapos, laging may problema. Pera. Puro ganun, sabi ko. Sakit sa ulo. Hindi, masamang signales, di ba? Pera eh. Yep. Tapos, kailangan ko magpadala ng pera. Yung nanay ko, I'm worried about my mom, you know. She's sick, ganyan. Sabi ko, ba't ka nagpunta rito? Worried ka pala. Di ba? Pero magaling 'yon coach ah. Good recruit ka doon ah. May sakit lang sa ulo pero magaling 'yon. Pero delikado. Delikado. Kasi yeah. Looking at the money. Yeah, true. Kayang-kaya pasukin ng sindikato 'yon. Oo, sigurado 'yun lalo na pag nag-NC 'yon. Hindi na umabot, 'di ba? Hindi na nag-NC. Hindi na. Oh. Baka pati kaluluwa namin lahat ibenta noon. Mas malakas ka pa din. Di ba? Siya, mas magaling nga ako. Mas, magaling siya, pero mas magaling ka. So, ito na coach, nabuo mo na. Nabuo mo. 2010, champion ka. So, lahat. You're ano pa, nandun pa si Melo. Si Melo pa. It's also a vital cog in the team. Siyempre, backup point guard, di ba? Nandun lahat. Diba? What was the move after San Beda nung nag-champion ka na? The move was to make the streak longer. Yeah. How many na ba? 2006, 7, 8, talo 9, 10, 11, 12. Ah. So tatlong three-peat na. Dalawang three-peat na. Tapos natalo dun kay ano? Sino yung coach yan? Maliit. Before Boyet. Coach Jamike. Yun. Natalo ron, di ba? Yeah, natalo ron. Actually, kung nanalo siya, did dumiretso yun. Anim yata. Were you still a part of San Beda when you left as head coach? No. What was on my mind and my plan was just to stay long in San Beda, you know, get more championships, yeah. Work on the players, recruit. Yun lang naman. The plan was like that because I had a job naman with Token Tech. So, you have manager and Token Tech, then you have head coach of San Beda. It's good enough. Tutuloy-tuloy mo na dapat yun. You don't have to turn pro. Diba? Okay ka na. Okay na ako dun. Kaya lang, one day, ayun, medyo nagkaroon ng trouble. Nasira lahat. Is that something that you want to talk about? Kasi hindi pa rin ako, I just heard about it. Yeah, okay lang. I talk about it. It's not a problem. Yeah. So like what happened that day? We were practicing. Kasi di ba, kung nakikita mo yung
basketball gyms ng San Beda? Dalawa, di ba? Dalawa. While you're facing the gym, meron sa left, meron sa right. Left. We were practicing on the left side. So after my practice, merong ano eh, ano ba yung parang restaurant dun sa labas? Fior Gelato. Yeah, Fior Gelato. So may, doon kami kumakain, mga players ko. Merong mga silya, mga umbrella, yep. ganyan. Yep. So after practice, the players were eating. Ako, I was in a different table, alone. Okay. Again, kumakain kami. Tapos dumating si Ola, teary-eyed. Sabi niya, Coach, ikaw, what? Ikaw, what's wrong? How can they call me names in my own house? Sabi sa akin ni Ola. Eh, what do you mean? Ikaw, what happened? It was those guys, tinuro niya. And liliit, mga volleyball player ng Baste. And liliit. So, no, apparently, nadumaan siya. Meron silang mga chant sa, nag-i-stretching eh. Nag-warm up. May chant sila na. Eh, tiyempo, nung dumadaan si ano, Ola, parang rinig ni Ola, unggoy. Diba? Eh, siguro napag-tripan, napagkatuwaan. Diba? Akala nila hindi marunong mag-Tagalog si Ola. Akala nila hindi maiintindihan. Eh, magaling pa sa akin mag-Tagalog si Ola. Oo, grabe mag-Tagalog si Ola. So, sabi ko, what did they say? They called me names. Yeah. Alika, punta natin, sabi ko. So, kami nila, we walk. I was gonna, you know, tell them na huwag ganun. Kasi, unang-una, para kayong mga racist. And you don't do that in our school. Bisita na nga lang. Bisita. Eh, hindi ko napansin, nakita ako ng mga players. Nagsunuran lahat. Mm. So, yung buong team nandun, nakapaligid dun sa volleyball team. Pati coaches, nandun. Sabi ko, teka, walang, ikaw okay kung gigilos, ha? So, isip ako ng paraan paano maayos to. Ma-relax muna lahat. Oo, sabi ko, walang, baka isang sapak lang dito, kagulo na to eh. Totoo. So, ngayon, sabi ko doon sa mga players, sabi ko, sino bang coach nyo? Kasi I was thinking na yung coach nyo, pag nag-usap kami, baka na maayos natin to. Aha. Ayun yung coach namin nandun sa loob. Bakit nandun sa loob? Ikaw ngayon nasa labas. Apparently, yung coach nila, nagko-coach, may ongoing volleyball game doon sa loob. Yeah. Nagko-coach din siya ron. Yeah. Sabi ko, eh, hindi ko naman alam yun eh. Sabi lang nila, nandun sa loob. Sabi ko, puntahan mo yung coach mo, sabi mo, lumabas dito, ayusin namin to. Eh, hindi ko naman alam nagko-coach siya. So, pumasok yung player, yung bata, tapos lumabas. Palabas na ho. Lumabas. Tapos, hindi ko kilala yun eh. I don't know him. Lumabas. Tapos sabi, pagdating doon sa amin, sabi niya, minura kami. Ay, tatapang nyo kasi nandito kayo sa lugar nyo eh. Dito mingin ako doon sa player. Ay, kung sino to? Yan yung coach. Ay, yan ba coach mo? Eh, pagkamura niya, tumalikod, umalis. Sabi ko, ay, bumalik ka rito. Pinatawag nga kita eh. Ayusin natin to. Dire-diretso, di sinundan ko. Sabi ko, balik ka rito. Ayusin natin to. Tapos, siguro nabuisit sa akin. Eh, nagko-coach pala siya, mainit ang ulo, di ba? Nag-about face. Sinapak ako. Ito, kitang-kita ko eh. Eh, di sinapak ako. Eh, na-roll ko. So, parang the please lang. Binalikan ko, pok, sa pool dito, laglag. Ayun, kagulo. Kagulo lahat? Oo. Nakita ng players, wala pa. Eh, hindi ko na binitawan. So, naawat. Kaya. Tapos, ayun. Suspended. Eh, kung, di ba? Parang, nananahimik ka, kumakain ka ng lunch. Nagbago yung plano. dadatlang ka ng ganun. Natapos, asapakan. Tapos post-practice pa yun, di ba? Oo. Oh,
Pahinga na dapat. Hindi, iniisip ko sana after practice, umuwi na lang ako. Nagkagulo ba, coach? Sumunod ba yung players mo? Sumunod players mo? And I was thinking na I was worried about my players nung nandun. Yeah. Kasi pag ito, ginulpi ng mga players ko. Oo. May sample dyan, ba? Sabit-sabit yun. Uh-huh. Kung ilang games masuspend, di na, lalaro kami sa NC, kulang-kulang. I was so worried about that. Yeah. Kaya ako pinatawag yung coach. So, you were trying to, ano nga, pacify everything? Ah. Coach, nangyari to dun sa gitna? Yung gitna ng dalawa? Yung sa may trophy room? Hindi, labas ka pa ng konti. Yung parang pasilyo ron. Yung may step. Diba, trophy room. Tapos trophy palabas, bababa ka, may steps. Diba? Yun. Tapos may mahaba na daanan. Sa kaliwa. Doon. Doon nangyari yung stretching yung mga volleyball. Yes. And then, yung nagkaabot kayo dito na? Sa loob na ng court. Kasi sa court kayo mismo nagkaabot, coach? Sa court na. So may ongoing game? Oo. Kagulo nga. Nagpagong buhay mo doon, coach? Big turnaround. Siyempre, nag-resign na ako. Diba? Nagalit sa akin yung mga pare. Nagalit sa akin si MPP. So, siyempre, hindi ko naman sila masise. Then again, I have to protect myself. Oo na pa. Eh, sinapak mo ko. Alangan ang anong gusto mong gawin ko? Tumalikod. Di, siguro ha, kahit hanggang ngayon, hindi ako makatulog ng maayos sa gabi, di ba? Oo, kung pinabayaan mo lang. There are times pag nakaka-meet ka ng certain stuff na nangyayari sa'yo. Sometimes you have to be bigger than the other fellow. Sometimes, di ba? Pero this, ito, hindi ko mapalampas. Oo naman. I mean, based on the story naman. Hindi, kasi simple lang eh. Sinapak mo ko, anong gusto mo? Anong gusto mong ginawa? Hindi naman kita kilala eh. Di ba? Sinapak mo ko? Ano yun, libre? Hindi naman kita kilala eh. Ibang sport eh. Hindi, I didn't know him from mom. I didn't know he was the coach. I did. Alam, pakialam sa buhay niya, di ba? Anong? Uwi ka na eh. Kumakain lang ako eh. Sapakin mo ko? Sira ba ulo mo? Pero after that, coach, how many weeks before you resigned? Bilis lang. Sandali lang. Dalila. Decide ka na rin. Oo, kasi hindi naman ako makapag-coach. Suspended ako. Players, padami din suspended. Oo. Ayun yung Super 6. Oh, ayun pala yung Super 6. Oh, kaya pala sila Super 6 dahil yun. Yeah. And then after that, coach. Yung nangyari yun, syempre maraming nalungkot, marami rin natuwa. Syempre, yung mga ano. Diba? Yung mga nakaganon. Mga sumisilip na. Ah. Nag-iintay lang ng mali. Chance ko na. Eh, naman na OIP na, hatan eh. So, ayun na. Parang, umalis ako, kinausap po yung team, pumunta ako sa ensayo, kinausap, sabi ko, I'm resigning. I got suspended and everything. So, that was it. And, yeah. Sayang, kasi, I think we could have longer streak. Hindi ka mawawala dun, coach, if not for that. Sino ba after mo, coach? Coach Ronnie na? Oo, yata. Coach Ronnie na. But, you know, looking back, parang yung mga, parang some people can't understand yung point ko na, pucha, sinapak mo ko. Hindi ata papayag dapat pag ganun. Ikaw, pag sinapakita, ano gagawin mo? Di pwede. Nagkataon lang, hindi tumama, no? The place dito. Buti nakita ko. Nakailag. Eh,
ko tumama sa ilong ko yon, tumama kung dapat. Tapos yung sayo sakto sa pool. Oh, dito. Huli. I don't think, and to this day, I don't think pinagsisisihan mo yun, coach. Yung sinapa ko siya? Oo, I think yung pinagsisisihan mo would be the timing, sana nakauwi ka na lang, pero yung moment na yun mismo, I don't think pagsisisihan mo yun. Sabi ko nga sa iyo, kung hindi ko ginawa yun, hanggang ngayon, hindi ako makakatulog ng gabi, na maayos sa gabi. Naisahang ka eh, no? Yung sisi mo doon, sana umuwi ka na lang, kumain ka na lang mas mabilis. Yun. Yun ang sisi doon. May pagkain naman sa bahay. Ba't kailangan doon pa kumain? Si Ola, sorry sa'yo. Di naman, di rin eh. Emotions din yun eh. Sorry eh. Wala na, nandun na. You were only trying to protect him then, of course. Siyempre, bata mo yun eh. Hindi, ako, protect him, yeah, in a way. At the same time, pagsasabihan ko lang yung mga players, ha? Mag ganun. Hindi tama. Buti nga, hindi kukupal-kupal si Ole. Eh, kung gawin mo sa ibang import yun, baka dun pa lang, hindi na pumunta sa'yo. Pag ginawa kay Sudan yun, ha? No joke, Sudan is very particular with that. No, I know Sudan, eh. Pag tinatawag ng mga names, ooh, baka dun pa lang. Si Ola, one of the nicest imports pa eh. Sana umuwi siguro, na lang. Ano yun? Sabi nga nila, things happen for a reason. Yeah, totoo. I think that was something na out of your, ano na yun. Talagang parang tumugma-tugma eh. Baka talagang yun siguro yung plan. Siguro sabi nila, oh, nakalimang taong ka na dyan, tama na. Marami ka na sikat ka na eh. Tama na. Give chance to others na daw, coach. Oo, oh, sabi nga. Iba naman. Give chance to others naman. Lahat yung nakaganon. De, pero ako personally, nalungkot ako na. Because, pero coach ha, I mean, my whole college life kasi ikaw yung coach ng San Bede. So it was, nagulat din ako with the outcome and, you know, sudden exit. But after that, coach, ano yun, coach? Yun yung ano mo. Kumbaga, your first head coaching gig, five out of six? Four out of five. Oh, ay, ano pala, seven ka pala. 7, 8, 9, 10. 10, 11. 4 out of 5. So that was very successful to say the least. Yung 5 years, lahat nasa finals yun. Oo, finals. Naisahan ka lang ni, ano, ni nung 2009. Yun coach, wag na natin pag yun coach, wag na natin pag-usapan 'yan. How was mind games like during that time? Hindi, doon nga yung sinaktan nila na sinaktan yung mga players ko. Putok yung kilay ni Borgie. Yeah. Si Sudan sinapak nila. Yeah. As a coach, what did you think was ano dapat? Ang gagawin. Very, very frustrating kasi nakikita mo, ginugulpi yung mga player mo. Kaya lang, nung nag-champion sila, final buzzer, kagulo sila, team ko, pumasok na loob. So sabi ko, labas kayo. Lumabas sila. Sabi ko, panoorin nyo yan. Look how happy they are. Kasi tinalo nila kayo. Tinalo nila tayo. Panoorin nyo yan. After that, sabi ko, huwag niyong kakalimutan yan. Then we went inside. Tapos, siyempre, yung post-game ko, sabi ko, nakita nyo naman sila, di ba? You saw how happy they were. And you got beaten. Sabi ko, I'll give you 2 weeks rest, then I'll see you back in practice. Goodbye. Alis na ako. So, after that, we had a 2-week break. Tapos, trabaho na ulit. Enough motivation na siguro yun. Yung nakita nila nagse-celebrate yung baste. Oo. Pinakita ko talaga sa kanila. And sobrang saya nila. Tinalo nila kami. Oo naman. Sobrang saya nila. What as a coach though, what was, ano yung mga mind games na nilalaro mo? Especially going up against Letran, baste, even with the players. Siyempre, player ka dati, naiintindihan mo naman eh, di ba? Like, what would you,
how would you go about with it? It wasn't anything personal. Syempre, it was more of you were trying to find an edge eh, in any competition. Oh, I think it was a game plan. I make it pretty interesting. Kasi, like the tendencies of Letran, most of the coaches in college, ang gagaling na nila. Gagaling na nila mag-scout, you know. Hihimayin talaga kung ano yung ginagawa mo. Then, ipipresent sa team nila. I knew that. So, nagpipresenta naman ako sa team ko ng bagong game plan. Ito gagawin natin. Ito gagawin natin. Basa na ito. Ito naman. So, pag nag-start yung game, you know, we give them surprises. We give them surprises. And medyo now off yung kalaban. And we take advantage of that. So, may mga bago. May mga bago kapila pinapakita. Oo. Offensively, defensively, meron bago. You just have to be creative. Kasi, sabi ko nga, ang galing na yung mga coaches dito sa Pilipinas mag-scout. Alam na nila, pati senyas mo, pati alam nila. So, you just have to be creative. And you play zone. Pwede lang zona eh. So, mas zona ka dati? Ay, ano ko eh. Lover ako ng zone. Talaga? Eh, lakas kasi ng team ninyo, coach. Kaya okay lang mag-zone. Hindi, kasi ang... Sundan yung ilalim, tsaka ola. Ano, di ba? Ang prinsipyo lang is... Kung talunin mo ako, mag 70% ka sa 3 points, di ba? Pero para mag-isolate ka, dadrive-an mo ako, drive and kick, it's not gonna happen. Ngayon ko lang na-realize that every time I went up against San Beda nung earlier years ko, 2009-2010, parang puro zona ka nga, coach. Hindi naman puro. Hindi, pero like talagang you're gonna have to find the way to break the zone. Tapos Sudan pa naman yung ilalim. Paano? Kyle Pascual, Jake Pascual, Semerad, Marcelo. Tapos, like ang Letran, kanino ko ba inutos yun? Kay JB or kay Coach Bonnie? Okay, kay Mark. Parang ganun. Isa sa mga assistant coaches ko, inutos ko, sabi ko, kumuha ka ng tapes natin. Letran tapes. Yeah. Tapos, tignan mo kung anong zone O nila. So, bumalik sa akin, pinakita sa akin yung zone O. Ganon. Eh, parang isa, dalawa lang yata. So, ano ka ngayon? So, sabi ko sa team, kinausap ko sila, sabi ko, anong gusto nyong gawin? Man-to-man tayo? Ang iisipin mo, limang yeah. plays? Yeah. Wala pa rin yung pick and roll, wala pa rin yung isolation, wala yung post play. Ilan na yung sinabi ko? 5, 3, 8. 8 play. Isipin mo. Or didepensa tayo ng zona. Meron lang sila 2 plays. Anong gusto mo isipin? 8 or 2? sabi niya, eh coach, syempre yung 2. Di mag-zona tayo. May practice kami. So, adjust agad. No? Kasi kailangan ipresenta mo rin sa team mo kung paano mo gusto laruin yung kabilang team. Galing. I mean, it's fun to understand what went on your kung paano mo kinoach yung San Beda team, because I believe yun talaga yung one of your more iconic teams. What happened after San Beda? Bago ka nag-perpetual. I stayed in Talk and Text. Tapos end of 2012, wala na, hindi na ako ni-renew. I was out of San Beda, I was out of Talk and Text. Then, bakante ko ng 13. 14, I got a job in Jakarta, in Indonesia.
Meron din sila kasi parang PBA doon. To coach? Yeah, I was the head coach of one of the teams. I stayed there for one season. Tapos I went home na. Yeah. And then after that, I think after a year or so, Ginebra naman. Short-lived naman. Yeah. One conference lang. Then after that, doon ko nakuha yung Perpetual. And then you felt like it was a good move for you, Perpetual, nung time na yun. They were on the rise. Oh, alam mo. Ako, I always tell this thing to my friends. I had a 3-year contract in Perpetual. Yeah. The third year was nung last year, 2020. So sabi ko dun sa owner, sabi ko, 3 years yung contract ko, sabi ko, we'll build up. Sabi ko, by the third year, dapat magaling na tayo. Yeah. Alam mo, nakabuo ako ng magandang team. Oo! Nag-analyze ako nun, coach. Hindi. Wala yung first 2 years ko. Kung ano lang meron ako, yun lang ginawa. Ano sa TB? I was recruiting in my first 2 years to prepare for the third year. Okay. Ngayon, yung third year ko, last year, 2020, yeah. Di ba? Yeah. Ang lakas ng nabuo ko. Ngayon, okay. Naisip ko lang, ang lakas. Pumunta ako sa States, kumuha ako ng PhilAm. Apat yung nakuha ko. Lalaro dapat last year? Lalaro dapat, ready to play. Nako! Sabi ko sa'yo, hindi ako nagyayabang, pero solid yung team ko. Sino lang ang talagang player mo nung first 2 seasons na you really felt like magiging vital role dun sa team mo on the 3rd season? Benedict Adamos. Well, yeah. Ni-recruit ko from San Beda. Yeah. Kasi na-recruit kong PhilAm 4. Yeah. Yung isa, pamalit ko kay Adamos. Kasi gagraduate na si Adamos. Yeah. Yeah. So yung 3, ready to play. Isang 6'4 na point guard. Isang 6'7 tsaka isang 6'6. Nasaan na sila ngayon? Wala na doon. A secret, di ba? Secret. Coach, nandun ka pa ba? Wala na, di ba? Sa Perpetual. Wala na, di ba? You resigned end of the season. Last year, wala mo season last. Hindi, nung 2019. Di, bumalik ka pa eh. Medyo magulo kasi yung season man nung ano eh. Magulo yun eh. I was covering the NCAA that time eh. Magulo yun eh. Nawala ka, bumalik ka. Yeah, ako pa rin. Yeah. And in fact, kausap ko yung may-ari. Sabi ko, padala niya ako sa States. Magre-recruit ako. And he agreed. Bitigyan niya ako ng... I thought yung may-ari yung medyo nakabanggaan mo, coach. No? Ay, hindi ba? All along, that was what we thought. Kasi yung anak niya, di ba? Well, partly, yeah, but that was... Water under the bridge. No. Ah, okay. So you were still with Perpetual coming into the pandemic. So matutuloy dapat yung 3-year plan mo. Oh, kung natuloy yun, lakas yung team ko. So pandemic lang ang pumigil sa'yo. Champion yun. Malang so, kaya, pagka-finals lang. Kailan ka nag-resign, coach? July? To 2020. Because you felt like uncertain, ha? Sinabihan nila ako, they cannot pay me my salary. Okay. So ngayon, yung 4, secret. Secret? Coach, may question ako sa'yo. Kinukuha ka ba talaga ng UP noon? Kinukuha ako ng UP. As coach? Uh-huh. Kasi there was a time na sabi sa amin, ikaw eh. Ikaw ang papalit. Nandun pa ata ako nun, coach. Was it offered to you? Talaga. Was it offered to you, coach? Hindi na offer sa akin yun eh. Although I think meron akong nakakausap na... Ano ba yun? Parang meron nagkatrabaho na para pumunta ako dun. You know what I'm saying? Merong ganon. Merong mga tao na working on it. Oo, ang alam ko talaga, coach. Because when I was... I think this was after... Before Coach Bo. If I'm not mistaken. Tama. Then they chose Bo. Ikaw da.
hindi naman sa ikaw dapat over Boa, pero like you were part of the selection. If I'm not mistaken talaga, your name was popping up na Coach Frankie, Coach Bo, ganun yung ano eh, usapan nun. Yeah. So it was true. Bayo na. Eh si Bo, galing naman sa UP. Oo naman, oo naman, oo naman. I mean, there's tama no ano naman. Tama naman. Pero I just wanted to confirm kasi narinig ko nun ikaw nga. Tapos. So right now, Coach, what's the ano? Wala pa ano? O secret din? Ngayon? Ano ang next move? Jobless for almost a year. No, everyone. A lot of us has been jobless for almost a year. But then, like, moving forward. Wala. Uncertain naman lahat, di ba? Yeah, that's true. I don't even know kailan magbubukas ang UAP, kailan magbubukas ang NCAA. It's not sure. So yung apat mo, sinisecret mo lang? Parang kung saan ka mapunta, dumadadalin. So, To all the colleges right now, may dalang apat agad si Coach Frankie. Hindi sayang. Alam mo nang hinayang ako. No, but Coach, I have to say, malakas kayo noon, Coach. Sa purpose? Perpetual. Hindi kompleto. Eh. Pero you weren't your record. I believe you weren't talaga. Kahit papaano, Adamos, Razon, Charcos, Aurin, meron kayong materialis, Coach. Hindi lang kumpleto. Hindi, kasi from the outside, makikita mo, may materialis. Yeah. But if you work with them, mahina pa. Maraming kulang. Mahina pa, no? And yung team na nasa isip ko, hindi ko nakikita doon. So ito talagang na, yung 2020. Ito na nga yung 2020 eh. Sayang. Tapos, di ba, mababasa mo, si Letran nagre-recruit na from UST. Yeah. Mga players doon nagpupunta sa Letran. Tapos, nagbi-build up din yung Sambeda. Yeah. Sabi ko, sige lang. Ayaw nyo kami pag-usapan, ha? May apat pala doon, hindi natuloy lang. Hindi, kasi yung apat, yung tatlo ron, pag in-include mo dun sa team ko, na-cover ko lahat yung kulang. Butas. Ay, kulang. So, sabi ko, pag ito dumating sa amin, may paglalagyan itong mga to. Sayang pala mga kaibigan, hindi natin naabutan yung 2020 season. Aww. Ng Perpetual. Sayang talaga. Isa ka pala talaga doon sa mga affected. Aww. May napahalas eh. No? Pero ano, Coach, like, I have to say, like, the story of, ikaw, Coach, diba? All respect to what you've accomplished as coach. And it's funny, kasi, San Beda, Ginebra for a while, yung sa Jakarta, and Perpetual. Four teams pa lang. Sandali-sandali lang Ginebra. Jakarta, one season. So talagang you've accomplished so much with two college teams. Galing. Ang isang maganda dito sa lahat, parang napuntahan ko lahat. Eh. Ah. Nag-college player ako. Pro, assistant coach, team manager, head coach. So lahat ng posisyon. Champion. Hindi naman, pero ibig sabihin lahat ng posisyon nagawa ko. Nagawa ko. Yeah. So okay 'yun. Okay na 'yun. And, I just hope that basketball comes back because you have so much pa to impart. Oo, sana bumalik. Kasi sana lahat, ultimo yung anak ko eh. Yeah. My youngest. Yeah, di makalaro. 17 years old. Hat na hat sa laro, di makalaro eh. Yan. At saka ito yung time eh. 17, pa-college. Di ba? Tapos yung mga, just imagine, yung mga players na hanap buhay yun. Yeah. Pinambubuhay nila pamilya nila. Wala, gutom. Yeah.
Before I let you go, Coach, are there any, ano right now, any teams reaching out to you? Yes or no lang? I don't want to ask anong team. Wala pa? Wala, wala. Sa bagay, kasi hindi rin naman natin gumagalaw muna lahat. Eh, kung wala naman liga eh. Aanuhin ka nila, no? Aanuhin mo yung coach. Gastos lang. Gastos ka lang. Pero right now, Coach, at least I can see that you're very, ano, and I saw that you bought your own home gym. Kaibigan ko yun eh, si, ano, si Paolo. Ay, talaga? Kaibigan ko si Paolo. Oo, nagtayo ako dito. Na, okay. Sa kanya ako nakabili. So ano ka ngayon ko? How old are you now, Coach? 61. Pero ano pa? Papakondisyon pa. Kailangan, no? Kailangan. Age mo pala talaga, dad ko. So talagang... Ah, talaga? Oh. Coach Buds. Mas bata sa akin, nakalaan ko. Mas bata sa akin. O baya, ano lang, konti lang. Siguro nasa late 50s. Oo, oh, kasi ano yun eh. I think you were the senior when he arrived. Oo. Oh, parang ganun. Yeah. At least 3 years. Mas 3 years, yeah. Ako. Yeah. Pero yeah, you were one of our favorite, especially Ira. Siyempre sa San Beda, kahit papano, sumusubaybay siya, di ba? No. Oh, so alam niya, Coach Nash, Coach Koy, ikaw, Coach Ronnie, Coach Boyet, Coach Jamike, di ba? So you were one of our favorite stretches. Alam mo ba yung ano, yung batch niya sa college? Ano? Yeah. Ay, hindi. Ang talagang ka-close niya si Coach Koy, Coach Mike Advani. Yun ang mga naririnig kong names eh. I think Coach Koy. Coach Koy was like his best friend daw eh, nung college. Coach Koy. Mas bata yun. Kasi si Koy naging teammate ko rin nung araw. Oh, parang senior ka ata. And then parang was... team B si Koy noon na. Namin. Tapos yeah. Nag-team B. Yan yung mga naririnig ko eh. Masagana. Yan. Laro siya Masagana. Yan. Whatever that is. Naglaro siya dun eh. 99. Naglaro siya din eh. So, those are the things na naririnig ko hanggang ngayon. Masagana. Ang coach yata rin, si Panginiban. Something like that. But Coach, I really appreciate your time. Hey, thank you for having me. Oo naman. I'm sure all of the Bedans had fun taking a stroll down memory lane of everything. From your playing days to your coaching days to now. Hopefully, you stay healthy, Coach. I know na nagji-gym ka lagi ngayon. Stay home lang. Dito lang tayo. Interview lang tayo, Coach. I appreciate you, Coach. Thank you very much. Hopefully, ma-share ko tong story mo as soon as possible para malaman ng mga Bedans yung stretch mo sa San Beda noon. Thank you very much. Si Borgi ang kausap ko bukas eh. So doon ko na lang sasabihin na hindi siya part ng ano ng top 5 mo. Wala siya doon sa pandiin. Thank you very much, Coach. Okay, Mikey. Ingat ka, Coach. Ingat ka. Stay healthy, Coach. Ingat, Coach. It's our willingness to play defense. We tried to stop some people, some players in Mapua. Difficulty accepting that call, and you know they have a full minute to send in a replacement. Floor, making sure nobody slips. There is Coach Frankie Lim. On your... I'm very happy for the boys, for the better community. They deserve this victory.